panggigipit di umano sa pamilyang pinabahayan ni Kuya Val Santos Matubang dahil sa hindi inaasahan na nagkaproblema sa may-ari ng kanilang pinilhan ng lupa. Masakop pa yan nila. Ano po po ang mga sinabi sa inyo? Sabi na po eh, bakit niya maghahabulan niya kayo eh, bahilagan niya yun sa inyo dyan. Wala naman niya kayo binayaran sa akin. Hindi man niya kayo nagbayad. Kahit na nga po, kumbaga tulong po yun eh. Diba po? Yun po yung si Kuya Val Santos Matubang, tumutulong po siya. No? Pero sa mga ganito, mukhang siya pa yung ano eh, no? Yung papasama. Hindi pa maiko ng matanda na mabigyan ng kahit kasulatan kung anong kasulatan po. Kasi baka dumating po ang araw na kami ay mapalis lang dito. Kasi po, hatiin po talaga ito ng mga magkakapatid daw. Pero bakit pinunta sa inyo? Pinilan nyo na lupa? Opo. Ang sinabi sa inyo ay ang pag-aari nyo lang dito ay yung bahay. Yung bahay lang daw. Pero itong lupa, hindi daw po nila pag-aari dahil hindi naman daw sila ang bumili. Naroon daw ma'am, sabi palalayasin ko daw kayo dito. Malungkot po. Kasi po, parang sagawad kalinga rin po. Parang ganun rin po. Yung na iniisip mo na babagsakan ninyo? At ang nakakalungkot pa nga rito ay ang dinaramdam ng mga batang ito. Tara po mga kalingapa. So yun mga kalingap at panibagong vlog, panibagong araw na naman ng ating paglingap. At ngayong araw nga ay bibisitahin natin yung pinagawa pong bahay ni Kuya Val Santos Matubang kala Tatay Pedro. Ang pamilyang nakatira dati sa gilid ng ilalim ng puno. So ayun, kasama ko si Kuya Lan official vlog. Ayun. So maganda na po ang panahon. So ayan, sa mga bago pa lang at kasilip pa lang sa ating YouTube channel, please subscribe na po at i-click nyo yung bell button para lagi kang updated sa mga vlog natin. At maraming salamat po sa mga hindi rin nag-i-skip ng ating ads. So ngayon, mga kalingap at Kuya Lan. Ito tayo, Kuya Lan. Ayan o. Napaganda ng bahay nila at nabisita nga natin to nung nakaraan. At napagbigyan din natin ng grocery at pera sa kanila. So ngayon po, mga kalingap, ay pagdating nga nung sahod ko ay bibili din natin yung mga pang-ayuda. So doon po ako kumukuha ng mga pang-ayuda na yon. So yun. At yung patungkol nga po mga kalinga dito sa paalisin daw sila sa bahay na ito. Nabanggit ko na rin po ito kay Kuya Val Santos Matubang at pupuntahan rin sila. So ngayon bisitahin naman natin kung ano ba yung pwede pa nating maitulong sa kanila. Ayan ah. Mga kalinga. Hello. Ayan, mayroon ng ano oh. Wow, mano. Ayan, si Micaela. Wala pasok? Wala po. Wala? Bakit? Biyernes pa lang. Ate, kumusta? Okay lang po. Kaya Pedro, kumusta? Kaya salamat po. Ayan o. Meron ka ng ano oh. Dito tayo, presko. Ayan o, ito yung bahay nila. Linis mga kalinga po. Ayan o. Nagaganda pa rin si ate. Ano, baka masundan yun. Huwag na po kayo mag-aanak. Lima na yata po. Lima na po ang anak niyo po. Apat parang kukuyat. Apat. Huwag nyo na pong limahan. Oo. Hindi na po kaya tama. Oo, mahirap po ang buhay. Ang ganda naman, oh. Presko, oh. Kuwela, no? Ganda, oh. Presko po, mga kalingap. Gawa mo to, Kuya Pedro, ikaw lang? Oo, ako lang pong gumawa nito. Ah, ayos. Mga hiningi, ako lang po yung mga kahoy-kahoy ng ganyan. Mga kahoy. Ayun, sa trabaho po ninyo? Opo. Ngayon po, wala po kayong ano, trabaho? Ay, nagtrabaho po ako kanina. Ah. Ngayon po, eh. Kung sa kanyang kasama ko po, nagpahinga na po muna. Ah, po. Kainitan po. Alas 12 na po, mga kalingap ng tanghali. Ayan, presko. Kumusta ka na po naman kayo, okay ate? Naman. Okay naman. Ayan o, no, may kasi... Napunta kayo ko kaya kay Efrain. Kay Lolo Rafael po. Galing po kami doon para hatiran siya ng tulong. Pinapaabot po ng sponsor. Ano. So, dito po, oh, dito po sila nag... luluto mga kalingap. Ayun, baka po wala, baka luto na po ito, tubig. Ayun o, wala, di ba kayo nananghalian? Nananghalian ako po, Kuya Tim. Nananghalian ako, Pepe. Anong ulam po?
Yung patula. Galing dyan sa mga tanim po nila, mga kalingap. Ayun. Ayun, nakakatuwa naman at nagtatanim ano, pati yung mga bata tumutulong din. Yan nga po yung nakitanim ng ako Kuya Kim, dyan sa kabilang yan. Mm-hmm. Yung kabilang lote po doon. Ay, grabe yan. May ginalang po yan yung mga tanim-tanim po. Oo po. So ito Kuya Pedro, kasi may, ikaw po ba yung kausap ko? Ate, dito ka ate. Oh. Opo, dito para, ako yun. Dito ka, ano ate, para tabi kayo mag-asawa. Yun, para ano, para sweet. O yun, kasi pinapapunta po ako dito nila Kuya Pedro ano at maging nga si Kuya Bal Santos Matubang. Balik tong bahay na to, wala pang isang taon to itong pinagkaloob sa inyo na bahay ni Kuya Bal ano, Kuya Pedro. Nangungupahan sila doon. Doon sa dati nilang tinitirahan. Ngayon kasi mayroon ba ng problema? Problema po yung kampo kung sa kung Kuya Kim, ang pinakuha lang po namin, tinatanong lang po namin kung may kasulatan. Bakit pa daw po magkakaroon ng kasulatan? Eh, sabi po namin, para po, pag halimbawa may mapaghawakan yung mga anak namin, halimbawa pong wala na kami, ay ano pong mapaghawakan ng mga kwan? Na, at nagkakaroon pa nga po dito sa kuna ito yung mga magkakapatid dito. Na may problema yata po sa lupa, na hatiin pa daw po ito, kung sakali daw po, magigiba daw po ito. Ha? Bakit? Bakit po mag... Ate, dito ka tayo para... Masako pa daw po ito nung... Tabi kayo dito. Masasako pa daw po ito nung isang kapatid. Diba, Kuya Pedro, diba nung binili ito ni Kuya Val, nandito rin ako noon eh, pero wala, nagsusunod lang ako kay Kuya Val sa kanyang pagbili ng lupa dito. Tapos, ngayon, nagsasalita, yung binilan nyo na lupa. Opo. Ang sinabi sa inyo ay, ang pag-aari nyo lang dito ay yung bahay. Yung bahay lang daw. Pero itong lupa, hindi daw po nila pag-aari dahil hindi naman daw sila ang bumili. Opo, yun po ang sinabi. Opo. Dahil kung nasasawa na daw po kami, umalis na daw po kami dito. E di ba binili po sa kanila yon? Magkano nyo po ang alam nyo binili? Hindi nga po namin alam na kuwan at hindi nga po sinasabi. Binili po sa inyo yun, 20,000. Ang sabi lang po sa amin, dito 20,000 po. Dito lang daw po, hanggang dyan lang daw po sa bahay na yun, ang aming kuwan lang, hanggang yan, kaunti lang daw po niyan. Inapipistahan lang daw po ng bahay. Sabi daw, bakit pa daw po gagawin ng kasulatan ni kay Gasino na lang daw po itong lupa? Kalibliit lang daw po itong lupa. Ayaw pong magpagawa ng kasulatan ng may-ari. Di po, binili na po ito sa kanya. Kaya po yung kapitan po dyan nagsasabi. Kung minsan ay marami na daw po yun ang kwan dyan sa barangay na kwan. Marami kaya, na po siyang reklamo na natatanggap yung bumibinan ng lupa. Opo, lakari na anya ninyo kasi para hindi na kung sa kunay may mapaghawakan man lang anya kayo. Baka anya kung paano, para iskwatra lang ang labas ninyo dyan. Lalo may binanggit yung matanda sa akin noon ay wala pa daw po itong kasulatan. Wala pa daw po, may gidaw po yung kabilang niya, may kasulatan na yan, ito daw po ay wala. Eh kahit nga po, di ba? Eh, alam naman niyang binili. Binili sa kanya. Di ba? Huwag naman niya sanang abusuhin. Pero kung ang gusto niya ay yung katibayan, sige, gagawa tayong katibayan. Kaya nga po, Kuya Kim. Kuya, ngayon, bukas bang barangay hall? Bukas. Gusto nga po, ano? Makausap nga po ni Kapitana. Ha? Nasabi ko, ihintayin ko lang po si Kuya Kim. Pero hindi daw po kami gagawa nun at dahil yung magbili daw po magagawa. Opo, bali, pwede kitang samahan doon Kuya Pedro sa barangay hall na kung paanong kumuha ng kasulatan. Tapos, pag pumunta po si Kuya Val, yun po, ipasa niyo po sa kanya yung kasulatan. Kasi siya po ang bumili ng lupang ito. Pero, mga kalingap Kuya Pedro, minsan yung... Wala kasi nga na, hindi po kasi alam nila Kuya Pedro kung ano po yung gagawin sa mga ganito eh. Di ba po? Ano, pero sana naman, huwag naman nilang abusuhin yung mga kawawang tao. Binabanggit nga po, hanggang yan lang daw po sa bahay ng sa ganito. Ito lang mismo, hindi ka po yung magtayo sa ganito. Magigiba daw po, sabi naman ng mga pamangkin dito yung mga kapatid ko, ano po ng kapatid niyang may-ari niyan. Baka niya magiba lang din yan sa inyong bahay na yan. Dahil yan daw eh, baka masako pa yan nila. Ano po po ang mga sinabi sa inyo? Sabi daw po eh, bakit niya maghahabol niya kayo eh, bahay lang niya yun sa inyo dyan. Bahay lang daw po niya sa... Wala naman niya kayo binayaran sa akin, hindi man niya kayo ng bayan. Kahit na nga po, kumbaga tulong po yun eh. Diba po, yun po yung si Kuya Val Santos Matubang, tumutulong po siya. No? Pero sa mga ganito, mukhang siya pa yung ano eh, no? Yung papasama. Pag ano...
Kaya sana naman maintindihan ni nanay na huwag na po kayong anin. Kasi nabanggit din nga po Kuya Kim nung kamag-anak diyan dahil nakabili din daw po siya. Nung yung kamag-anak pa po nila, na nakabili daw sila. Tapos nalaman nila, parang hinuhulugan nila, ay ibininta pa din daw po niya yung matanda. Kumbaga kahit kamag-anak po niya, nareklamo siya? Opo. Kaya sabi nga niya, inuhulug-hulugan na sa kanya, bininta pa rin niya yung lupa. Bininta daw po niya. Hindi siya nagsabi, nag-ano, uy, benta ko na itong lupa mo, yung inuulugulugan mo, ibalik ko na lang, ganun? Ibabalik na lang daw ang, ano, hindi po nagkuhan, ganun po ang sinabi, kaya nung malaman ko pong sabi na asikasunin yung lupa at mahirap pa niyang kausap yan, yung kamag-anak pa niya namin na yan, ay baka kayo ay mapalis lang yan. Kaya po yun, inasikaso ko po na tinanong ko po yung matanda, tinanong po. Ano pong pakiramdam niyo, Kuya Pedro? Nung nagsalita nung ganun sa inyo. Ayun, para pong nakakakonkwerkin kung anong lagay namin dito. Kaya nga po sabi ko, ang mahalaga ay ang makausap namin ay si, yung nagbili nga po si Kuya Bal na nga po talaga. Sana ang mga kung magawa na namin kasi, kasulatan ng Kuya Bal. Kasi hindi po namin alam kung hanggang saan talaga dyan at binabawalan nga nung matanda. Na hanggang dyan lang daw po yan, natatayo ng bahay lang sa amin. Pag hindi daw kami tumagal, di umalis na lang daw kami. Nako, hindi naman po tama yun. Hindi kayo paalasin dito. Sabi na po, nakakarinig ako dyan sa kinto daw po ng matanday. Kumayon na nila dyan, di umalis na lang sila. Nako, no? Kaya, Kuya Bal nga po, tinulungan kayo. Tinulungan sila, no? Kaya sana naman, makisama naman yung binili ng lupa. Wala na siyang problema dito sa lupa. Huwag niya nang habulin. Kasi, binili na to sa kanya, eh. Diba? Para matulungan kayo ni Kuya Bal, binili na ni Kuya Bal sa inyo. Pagbisita ni Kuya Bal dito, agad-agad, di ba, binili yung lupa. Sinukatan. Nandyan yung mga, tawag dito, yung mga magagawa ng bahay, magsusukat, nandyan, nung araw na yun. O, huwag na sana niyang hanapan. Ng ano. Tinanong ko yung anak dyan ayo. Sinabi ko, ati tisay, ano naman, paper ma lang naman kay ati, ni Lula Piti. Anong kailangan namin? Kami na mamagas to, sabi ko. Ay, bahala niya kayo. Kayo ang nakakaalam dyan. Pala ko po okay na, no? Pero nahanap pa rin pala sa inyo yun. Kumbaga, binili na sa kanya yan. Kumbaga, sabi may kami nang maasikaso. Nang inaasikaso na po namin, ayaw naman ang matanda. Ayaw. Mahirap ka usap po. Ano? Makakalingap. Ano kaya po yung nakikita niyong Kuya Pedro? Ano yung nakikita mong dahil lang kung bakit ginaganto kayo? Hindi po. Madami din nagsasabi, Kuya Kim, na ganyan daw po talagang ugali ng matanda. Kahit kamag-anak po, kung may mga tatanungan ka, Kuya Kim, dyan sa may labasan ninyo, sa may mga tindahan dyan. Malalaman po ninyo, Kuya Kim, kung ano talagang pagkatapos. Dimandahan muna, kapitahan muna ito. Karating, nakabili rin ito. Pwede din tanongin nyo din, Kuya Kim, nakabili po niya. Ganon din yung, ganon parehas kayo. Binenta sa inyo yung lupa, diba, pumayag, tapos ngayon binabawi. Oh, ganun po. Parang ganun, may problema. Opo, naabangay na din po yan. Ay, di, no, sabi ng barangay, bakudan man niya sa iyo. Yan magkanan tumira. Oo, no. So, ito, ate. Usog kayo dito, ate, oh. Yan, oh, para magkalapit kayo, para sweet. Akbayan mo naman, Kuya Pedro. Yan, no, para sweet. Ganun lang, ay, huwag nating nakara doon kasi talagang baka sa kanila yung problema, ano, namuhuli na sila. Sabi ko nga po, Kuya Kim, sabi ko, kakamaliit na lupa lang. Lalo na pala kung malaki na. Sa maliit na lupa, ayaw nang pumirma. Ay, nagkasino na lang niya yung lupa ninyo dyan. Saka hindi daw po hindi kami ko naman niya kayo dadayain. Bakit ay niya pagagawa ninyo ng sulat, kasulatan? Pinaliwalag na nga po namin, sabi ko, kailangan po namin ng kasulatan. At siyempre po, hindi naman po habang buhay, nandito kami. Ayaw po niyang gumawa kayo ng kasulatan. Ayaw po. Ay, gumawa daw po, kayo ng, gumawa daw kaming kasulatan, hindi daw siya paper ba, kahit anong mangyari. Yun nga daw pong nagbili ng lupa, yun ay bakit hindi nag-aasikaso? Yun dapat daw ang mag-aasikaso. Di po, dapat sasabihan nyo rin po na alagkilala nyo naman si Kuya Bal Santos Matubang. Marami po siya araw-araw ginagawa, umaga nagbablog sa iba't ibang lugar. Pag napupunta ako sa lighthouse, alas 9 na ng gabi, umuuwi sila. Ipalabanag ko na nga yan, Kuya Kim. Sabi ko nga po, kami na gagawa sa nang kasulatan at maraming ginagawa. Kung minsan po ay busy yung anakin si Kuya Bal, kung sa kawang po, kami na ang pinaasikaso po. Kahit po may nararamdaman si Kuya Bal,
Nagpaano pa rin po yun. Makapagatid lang ng tulong. Kaya sana naman, ano lang, bagay eh. Kunting konsiderasyon lang naman sa, ano, no. Ano po ang pangalan po niya? Ay, huwag na lang po mo natin pala anahin kasi medyo matanda na rin yata si nanay, ano. Ano, pero ano yung gusto niyong sabihin? Ikaw muna, Kuya Pedro, kay Kuya Bal. Kuya Bal, sana po, sana matulungan niyo kami na itong natira na ibinigay mo sa amin. Ay kung paano po, at di namin po alam kung anong maging katayuan namin dito pagdating ng araw na kwan. Kasi para ang gulo po. Maliit na lupa na nga ni, hindi pa maikon ng matanda na mabigyan ng kahit kasulatan kung anong kasulatan po. Kasi baka dumating po ang araw na kami ay mapalis lang dito. Kasi po, hatiin po talaga ito ng mga magkakapatid daw. Pero bakit pininta sa inyo? Ewan ko po, ewan ko po nung kalakwedya yata nung una pa nung sila Kuya Bal ang bumili. Sabi na po Kuya Kim, may kasulatan na daw po yung andun, sabi ni Ate Tisay. Siguro sa po, daw po sa barangay. May kasulatan na niya yun. Siguro po meron naman, pero hindi ko po kasi hawak baga po no, nung panahon yun, di ba? Siguro po meron naman. Ano, na mayroong kasulitan siguro kaya sinasabi ni nanay na ayaw niya nang magawa ng kasulatan kasi baka mayroon ng kasulatan. So, hintayin na lang natin nga kung sakali dumating si Kuya Bal, mapuntahan kayo. Alam niyo naman hindi kayo pababayaan ni Kuya Bal. Ano, kahit anong patulong, kahit anong paraan gagawin nun. Ikaw, ate, anong gusto mo sabihin kay Kuya Bal? Na sana maayos ng anong problema namin. Sana maka ano na ito ng kasulatan. Dagdag pa dun ate yung siyempre yung konsumo ninyo, kain ninyo, tapos tumagdag pa yung ganitong mabigat para sa'yo ate. Sana po matulungan kami ni Kuya Bal. Anong pakiramdam ate? Baka makabalik na naman kasi ganun. Natatakot pong ganun. Ayaw na nung mga bata na nangyari sa kanila. Kuya Bal, sana po talungan ninyo po kami na bigyan ito ng restro ng bahay namin ng kasulatan para di na wala ng gulo. Nila pong hinihiling namin kasulatan lang po. Salamat. So, titingnan pa natin kasi baka meron naman kasulatan. Ano po? So, ayun. At kausapin ko naman itong si Micaela, mga kalingap. Ito yung isang bata. O, dito ka, oh. Kumusta ka? Ano pangalan mo nga? Pero ganda ng mga anak ni Kuya Pedro, oh. Malayo. Oh, ganda-ganda, oh. Anong pangalan mo? Princess. May prinsesa pala kayo, ay. Ito ang reyna, oh, si ate, ano, oh. Kasi ito, oh, princess. Oh, yun si Micaela. Kumusta ang pag-aaral? Okay lang. Bakit wala kayong pasok ngayon? Ha? Bakit wala pasok? Sem break yata ngayon. Ah, sem break na ngayon. Ah, ayos, makapagpahinga sila. No? Saka siyempre, bawas ang ano na yun. Diba, makakapag... Mga gastusin ko, Kim, kung saan makakatipid-tipid po. Oo, oh, saka makakapag-ipon. Diba? So, yun, mga kalingap. Bisita po tayo dito, mga kalingap, sa loob ng kanilang bahay. Pasensya na po, medyo sinamantala din nila Kuya Pedro yung init ngayong araw para matuyo naman yung mga damit. Ayan, no? So, ayun. Ito naman ang isa sa pinaka mukhang artistahing anak nila Kuya Pedro. Ayan, si Micaela. Kumusta ang pag-aaral? Okay lang. Okay naman. Matataas pa ang grades? Hindi ko po. Ha? Hindi ko po nakikita. Pero nung nakaraan, ilan ang grades mo nun, ano? Parang third grading ba? Last. Oo, yung last. Ano po? 99 tas may 80. Wow, 99. Talino nung anak nyo, ha? 99? Hindi, ano. Di na po yung 100 ng teacher, no? Magkataga po. Nag-oo. Grabe. Ano nga yung pangarap mo ulit nung kapag tapos ka ng kolehiyo? Doktor. Ma-doktor? Bakit doktor? Kasi po nakakatulong po yan sa kapwa. Nakatulong sa kapwa. Tama yun. Meron ka dyan, Kuya Kim, yung ano niyan, yung pira mo niyang binigay sa iyo, binili ng badminton, binayad sa school. Wow! Very good talaga si Micaela. Ayan, oh, tama yung naiisip niya na maging doktor para makatulong siya. Maganda nakikita niya rin yung mga katulad
namin, tulad nila Kuya Juan, na tumutulong din sa kapwa. So paano pag kunyari meron kang pasyente, hirap na hirap, anong gagawin mo doon na di kaya magbayad? Pero pag mayaman po, sisingilin ko. Pag mayaman, sisingilin mo. Oo, tama naman yun. Kasi po, diba? Para po ibahagi po yung kaya po ng ano. Yung baga pong pera sa mahirap. Uh-huh. So, minsan ba kapag naging doktor ka na, gusto mo rin bang magtulong? Uh-huh. Ayun, sana makapag-ano ka ha. Sana ikong ano may magbibigay ng scholarship dito kay may kailan, no? Talinong bata. No? Ang talino. Siya po yung panganay. Malaki mga kalingap. Ano, malaki ng bayaran sa school. Opo, high school na po pati ito, mga kalingap. Grade 8 na po 'yan, mga grade 9. Ayun, so itong may kailan, tanungin kita. Ano yung kasi ikaw ang panganay, nakikita niya kasi, no? Nakikita niya kapag yung nanay nila, tatay nila may problema. Ano yung naramdaman mo? Sabi, palalayasin ko daw kayo dito. Malungkot. Kasi po, ano, parang sigawad kalinga rin. Parang ganun din po. Yung na iniisip mo na babagsakan ninyo? Anong gusto mong sabihin doon sa kay nanay na nagpapaalis sa inyo? Sana po, ano po, sana po may awa rin naman po siya sa amin kasi po, ano po, wala naman po kami ng ibang mapitirhan po. Ito lang po. So, ayun po mga kalingap ko, Pedro. At hintayin na lang natin yung ano. At kontakan lang tayo, message lang ko, Pedro, ha? Okay. Mag-hanarig lang ko, Pedro, ha? Di naman kayo pababayaan eh. Diba? Lalo na nga Diyos, diba? Darat pakakabahin lang tayo niyan, pero di naman tayo niyan pabayaan. So, ayun, mga kalingap, at maraming maraming pong salamat sa inyo pong lahat na pag-subaybay. At babalik tayo dito kapag naayos na itong pinakaharap na problema nila Kuya Pedro. So, ayun, maraming salamat po mga kalingap. Grabe, ano? Grabe yung ating nalaman. So, si Kuya Bal na po ang bahala po sa kanet. At syempre, hindi naman po ni Kuya Bal pababayaan itong kaawawang pamilyang ito. Kaya marami pong salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa mga next vlog mga kalingap.